minsan kapag nagkakaroon tayo ng kapansanan o kaya mayroon nangyari sa atin, ay medyo nade-depress tayo, nagmumukmuk. Hindi naman natin naiisip na hindi ang physical na anyo ang susukat sa ating pagkatao, di ba? Pinatunayan niya ng ating makakakwentuhan today. Kasama natin ang artist mula sa San Pedro, Laguna, si Bermin Rigor. Hi, Bermin! Welcome to Happy Nai! Hi, Bermin! Patay pa ang mic mo, Bermin. Patay pa ang mic mo, Bermin. Pa-unmute si Bermin, please. Hello! Yun! Hello po, okay. Good afternoon po. Hi, Bermin. Ako, ito po si Bermin ay gumagawa ng obra gamit ang paa. Tama, Bermin? Opo, yes po. Yes po. Oo, kailan mo, paano mo na-discover na pwede ka magpinta gamit ng paa mo? Mula po nung natuto po akong magsulat nung bata pa po ako. Mm-hmm. Tapos pinag-aralan ko na din po na mag-drawing. Okay. Eh, Bermin, matanong ko lang, Tito Winnie. Yan bang kapansanan mo ay inborn or may nangyari ba nung bata ka kaya ka nagkaroon ng kapansanan? Yes po, inborn po. Sabi daw po nung doktor, dahil daw po sa goiter nung nanay ko nung dalaga po siya. Nagka-goiter siya nung dalaga? Nung pinagbubuntis na po. Anong pinagbubuntis ka na niya? Pero yan lang naman, yung arms mo, wala. Pero yung Apo. Ibang partes ng katawan mo, kompleto? Apo, kompleto naman. Okay. Kaya niya na pag-aralan ko pa paano gamitin ang kanyang pati tuwing, kasi since birth. But you know, it's so incredible, para matuto ka na makapagsulat gamit ang paa. Pero nakaranas ka rin ba ng pang-aalipusta, lalo na nung bata ka? Opo. Minsan po yung mga klase ko po noon. Yung dun sa nag-aaral po ako noon. Oo. Yung po, minsan tinatawanan nila ako. Ganun po. So anong ginagawa mo noon? Wala po, hindi ko naman po pinapansin. Kasi yun po laging bilin sa akin ng nanay ko. Wala po na lang pansin eh. Kasi wala din naman ako mapapala doon. Very good. Okay. So, nag-umpisa ka na magsulat gamit ang paa. Paano yung pag-uumpisa mo nito, Bermin? Kwento mo nga. Tinulungan ka ba ng nanay mo? May tumulong ba sa iyong kamag-anak, teacher mo, kung paano humawak ng... Ang hirap nun, ha? Hirap kayang humawak ng... nung bata ka, hirap humawak ng lapis sa kamay. Paano pa kaya yung paa? At saka ang magtuturo sa iyo, hindi naman marunong din siguro, di ba? Dahil sila ay may mga kamay. Diba? So nanay ko po yung nagturo sa akin. Nanay. Opo. Okay. Oo. Ano po nung bata, nung baby pa po ako, pinapahawak niya sa akin yung mga bagay, kagaya po nung bote ng gatas. Oo, dede, kasama pa. Ay, kaya na anak ko yan nun eh. Tama ka, pwede yun. Tapos? Ayun po, hanggang sa kinalakihan ko na parang nasanay na po ako. Okay. Nasanay ka na mga paa mo ang ginagamit mo. Apo. Yes po. Kahit bukod sa pagsusulat at pagdodrawing, pati sa pagkain? Yes po, lahat po. Lahat? Okay. Ang galing, no? Ang flexible. Pati pagkakamot, ganyan. Apo, yes po. Ang galing, oo. Kahit pag sa cellphone, paa, para gusto ko tuloy taas pa ako. Okay, yung mga obra mo, ano-ano na ang nagawa mo sa iyong painting ba ito o sketches lang, Bermin? Sketches lang po, charcoal sketches. Po yung charcoal pencil charcoal. Po gamit. Okay. Ano-ano nang mga nagawa mong sketches? Ano po, kadalasan lang po yung mga ano lang po, mga mukha, ganun po. Mukha. Mukha niya. May kinukopyahan ka ba? Yes po. Imahinasyon. May kukopyahin ka. Tapos, sino naka-discover nitong mga obra mo at na-feature ka? Ano po kasi dati po, yung sa TikTok po akong madalas nagpo-post.
yung mga ginagawa ko pong art. Tapos hanggang na sa naisipan ko na rin pong ipo sa Facebook. Yun po. Kaya po, ano, kumalat na siya. Parang ano, parang mga, parang hindi sketch yung kanyang gawa, Mayu. Gano'ng katagal mo na ito ginagawa? Mula bata ka pa, promise? Ay, hindi po. Itong ano po, yung pag ni-sketch ko po, pagpo-portrait, itong pandemic ko lang po naisipan na gawin. Ah! Wow. Ano ginagawa mo dati? Wala lang po, nasa bahay lang po, nakatampo lang. Recently lang palang discovery okay. ng talent? May nagturo ba sa'yo? O ikaw lang talaga self-taught, ganon? Self-taught lang po na nanood-nood lang din po ako sa ibang mga ano, artist yun, ganun po. Oo. Pinag-aralan ko lang din po yung mga ginagawa nila. Din po. Sa isang drawing, Bermin, gano'ng katagal mong ginagawa? Minsan po, naabot ng 3 days o kaya 1 week. Minsan po, pinakamatagal niya isang buwan. Isang buwan? Bakit tumatagal? Bakit tumatagal? Depende po kasi sa pinapadrawing. Minsan madetalye siya, lalo po sa damit. Bale, pero iba, oh, sige. Pero iba't iba sukat yan. O, isang sukat lang muna ikaw ngayon. Hindi ka pa gumagawa ng malalaki. Hindi pa po akong gumagawa ng malaki sa ngayon kasi pinag-iisipan ko pa po paano ko siya gagawin. Hanggang 11 by 16 inches lang po muna ako. Anong saan ka nag-sketch? Sa papel lang din para siyang para siyang Oslo. Ganun po siya. Medyo matigas siya na ano. May plano ka bang ibenta mga gawa mo? Yes po. Nagko-commission po ako. Ah, nagko-commission ka. Yun palang opo. Tawag doon ano, yung pagka magpapa-portrait ka, commissioning. Yes po. May nagpagawa na sa'yo, Bermin? Ay, madami na po. Wow! Hindi ko na po mabilang. Magkakano? Magkakano isang Oslo, be? Ano po eh, depende po kasi sa ano eh. Sa kapal at saka sa, ano niya, sa brand. Minsan merong umabot po ng mga 35 isang piraso, ganun po. 35,000? Okay. Ano? Hindi, ang sabi yata niya yung Oslo, Tita Winnie. Hindi, at tinatron, Tita Winnie, magkano pag tapos mo na, magkano singil mo sa isang master? Tapos nasa mo. 800 to 2,000 pesos po. Nagulat ako doon, 35,000. Hindi, po, Tita Winnie, mahal na rin yung Oslo daw, 35, depende 35? Lang sa kapal. Oslo paper ang pinag-sketchan niya. So, 800 ang isang portrait? Apo, yung mukha lang po yan. Ay, hanggang 2,000. Eh kung mga hanggang bus, ay hanggang... nasa 1.5 po per tao po yung singil. 1.5 per tao. Ay, gumagawa ka rin ng parang group po. Picture, family. Apo, yes po. Ay naku, 1.5 per tao. Eh, paano sa Oslo? Oslo lang, kasha sila. Pwede bang sabihin nila, mas malaki, mas mahal? Opo. Pwede rin naman yun. Kaya lang, sa ngayon po, kasi pinag-iisipan ko po kung paano ko siya gagawin kasi limitado lang po yung space ko dito sa bahay. Ay! Ang galing mo, ha? 800, makasampu ka, meron kang 8,000. 8,000. Sabihin mo, galing naman. Di, ang laki na nakita mo ngayon, Bermin. Hindi naman po, sakto lang din po kasi umibili rin po ako ng mga materials. O di taasan mo na, gawin mo na 1,000, ito naman nagtira pa ng 200. Baka mawalan siya ng customer. Okay yan. May pamilya ka ba, Bermin? Wala po. Tawag dito. Sino kasama mo sa bahay? Nanay ko po, tsaka tatay ko po, tsaka dalawang kapatid ko po. Okay. Eh, but, gusto ko malaman, Tita Winnie, sa buong buhay mo na ganyan, na may kapansanan ka, was there a time na parang nawalan ka, na depress ka, o parang nalungkot sa sobra, bago mo na-discover itong talent mo?
Yes po, nung hindi pa po ako nagpo-portrait. Tsaka nung time na nagkasakit po ako dati. Yeah. Ay, anong sakit mo? Nagkaroon po ako ng hangin sa baga. Oh, no. Wow. Baka mag-isa ka lang ngayon. Okay naman na po ako ngayon. Ah, okay ka na. Wala ka naman problema kasi parang lungkot mo. Oo nga. Wala naman po. Dapat ang saya-saya mo dahil ano, pumatok ka sa TikTok, sa FB. Oo, tapos ang dami nagpapan. Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan. May gusto ka bang ano, batiin? Sumakay. Binabati ko po yung mga ano, yung mga supporter ko na walang sawang pumusuporta po sa akin. Lalo na po sa TikTok. Yun po. O siya, Bermin, pagbutihan mo yung ginagawa mo, ha, malay mo. Magkaroon ka ng exhibit sa sa SUS in the future, ano? Sino ba yung ano, malakas ang boses dyan? Sabi mo tayo. Ingay mo, ha? Teka lang, kuya, papaalam na kami. Thank you, Bermin, ha? Salamat. Pasensya na po, ha? Pasensya na po. Okay lang, okay lang. Naglolo ko lang yan si Tita Winnie para masaya ka na. O, di ba, nag-smile ka? Maraming maraming salamat, Bermin Igor, artist ng San Pedro Laguna. Push mo yan! Push mo yan!